tuloy yung luha ko dito, guys. First time ko nakakita ng tuta na umiiyak. Kahit pala tuta sila, mayroon po sila puso. Nakaharap lang sila ng lungkot. Kaya siguro, pag alam ng aso na mahal sila, talagang marunong sila magmahal sa kanilang amo o yung tag-alaga sa kanila. Sobrang nalungkot ako dito. Iyak na iyak yung tuta. Ginigisan niyo yung kapatid niyo, guys. Alam niyo, ayaw niya umalis niya sa tabi ng kapatid niya. Ang ginawa ng anak ko, iniwan niya na lang siya na nandyan pa rin siya. Ganyan yung posisyon niya. Ang dami ko talaga luha na dito, guys, kasi sobrang nakaka-touch. Imagine mo, sobrang liit nila pero ramdam niya yung lungkot. Ayaw niyo umalis sa tabi ng kapatid niyo, guys. Alam niyo na, touch. Kasi kahit tuta sila, talagang dito mo mapatunayan na talagang kahit pala tuta sila, talagang meron silang pagmamahal sa kapwa nila. Kagaya yung pag inalagaan mo sila, alam nilang love na love mo sila, talagang babantayan ka din nila. Ganyan sila. Ayan, tingnan niyo. Nakakalungkot lang kasi wala na yung kapatid niya isa, pero ayaw niya umalis dyan, guys. Kaya yung ginawa ng anak ko, inayaan niya na dyan lang kasi gabi yan. Bukas pa yan nila ililibing kasi gabi na. Nilagyan niya na lang ng towel dyan para hindi namigin yung isa kasi ayaw niya umalis. Kawawa naman siya. Nakaka-touch. Kahit siguro gaano katigas yung puso, mapapaya ka talaga kasi first time kong nakakita ng ganitong tuta, guys, o aso. Kasi 2 weeks old pa lang sila pero talagang meron siyang nararamdaman na lungkot. Yun ang nakakatouch doon. Ang nakakatawa, guys, alam niyo yung pinasa ng anak ko to, kumakain ako, then naiyak ako. Tapos nagulat yung musing kung bakit umiiyak ako.